Nandito po tayo naman eh, mga ka-mechanics. Ipapakita ko po sa inyo kung paano i-replace, kung yung tamang pag-replace ng rotor disc. Ilan po kung bakit i-replace ang rotor disc. Una po, ang problema po niyan kapag nagwiwigil yung manibela kapag po siya ipiniprenuhan. Isa po yun sa kailangan i-replace ang rotor disc. O kaya po, siyempre yung mga aksya, hindi siya nagamit ng ilang ano, tapos naulanan, nabasa, gano'n. Nagkaroon ng kalawang, tulad po nito. Yan. Tulad po nito. Ito po, kailangan nating i-replace yan. Tingnan niyo po. Puro kalawang po siya. Ito pong gagawin natin is Lexus, kaya apat po ang ano, apat na rotor disc. Dalawa sa harap, dalawa sa likod. Tapos po, isa rin pong problema, yung siyempre yung mga driver, minsan hindi nila nararamdaman na nauubos na yung kanilang brake pads, kaya ano po, nagbabakal-tubakal na siya, kaya kailangan po nating i-replace ang rotor disc. Maparotor disc man yan, o kaya brake drum. Pero siyempre sa panahon ngayon, kadalasan na, lalo na dito sa lugar ng Saudi, halos rotor disc lahat, harap likod. Ganun po guys. Okay, kaya ito po ngayon, ito po ang makina na pag re-replace natin. Kaya po, samahan niyo po ako kung paano at tamang pag-replace ng rotor disc. Okay, hindi po mga ka-mechanics. Goodbye na muna at ipapakita ko na po. Samahan niyo po ako. Alright. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face. Po, ang makina na pagre-replace-an, mukhang ito eh, gamit na gamit. Kasi tingnan nyo naman, ang dami ng ano, mga pinag-replace-an ng ano, mga ibaba. Yan po, siyempre ang una po natin, oo natin yan. Ito po yung ilaw, kailangan may ilaw po siya kasi siya rin po ang dahilan ng ano, para makita mong diretso talaga siya. Kailangan diretso po ang ano, hindi makiwal. Isa rin pong coast ng nagwiwigil po. Taka syempre, titingnan mo rin yung talin kung okay pa ba. Ito po yung talin. Yan. Tapos ito po dito po sinasalpak yan. Ito po yung adjustment ng ano, ito ang higpitan para mapigilan siya, para hindi siya magalaw-galaw. Ito po, itong taas na to. Yan, itong adjust, luluwagan mo siya. Tapos pag gusto mo siyang i-adjust, ito po ang adjustan. Ito po yung, ito yung talim, yung lalapit siya, yan ang sinasabi nilang alignment. Yan, ito po, ito yung adjustan, adjustable yan, lalaki yan, yan, ganyan. Tapos pwede rin yung lumiit. Yan yan. Yan po, ganun. Ito po, tulad nito po, ito po yung adjustan.
Tsaka itong adjuster na to, meron siyang by millimeter. Yan, para alam mo kung ilan ang kain tulad nito. Ito po, yan. Yan po ang, yan ba, pag finishing ka na. Yan. Tapos kung gusto mo, eh, ang pinakaano dyan pag finishing na, tapos na, tatapos na, last na na ano. Na adjust, na ano na, tang final na ba? Tang final na, ito po. Kung ito, kailangan manualin mo. Tapos po, ito naman. Dahil okay na, puno na siya. Ayan. Pwede mo na siyang automatic. Pwede mo yun yun, nakapasaya na. Guys, ito na po yung finished product niya. Finished na, di ba? Tapos hindi lang po yun. Kain pa po siya ng manipis. Andarin niyo po, tapos kamay niyo po ng lihat. Pwede na po siyang itabit. Tingnan mo, ang finish. Okay. Ano? Okay, guys. O, paano? Kung nasayahan po kayo sa aking ibinahagi na video, siyempre, kung lalo na't kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share na rin. At hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload. Sige guys, see you next upload. Thank you very much.